Another new day and oh my god, wala pala akong mic. Sorry. So meron na tayong channel intro ha, bonggang bongga. Pinaghirapan ko yan ha, huwag nyo akong inaano dyan. 2 days and 3 nights ko yata pinaghirapan, promise. Pero at least kahit simple lang, di ba? Well anyway, hindi naman yan ang... Ano ba to? Tingnan mo, may buhok pa oh, nakakainis! Well, anyway, hindi naman yan ang itatopic natin. Kasi ang itatopic natin ngayon ay yung request ni Kuya Michael Mibato about jersey making. Ito yung request niya. Good day po, sir. Magre-request na naman po ako sa susunod nyo na video. Yung iba't ibang style naman po ng color ng jersey po. Marami kasing style na color ng jersey. Salamat po. Ayan. Tama nga naman si Kuya. Another point na naman kay Kuya Michael. Maraming style ng color ng jersey. Merong V-shape, merong round neck, merong yung flat siya dito, yung blunt. Meron siyang overlapping, meron siyang Laker style. Iba-iba. Depende dun sa pinapagawa ng customer. At kung bago ka pa lang na gumagawa ng jersey or nagbi-business ka ng jersey, maganda yan. Dapat mo rin malaman kung paano yung quality or yung paano gumawa ng iba't ibang style ng color ng jersey. Ayan. That's why we made this another new exciting episode para sa mga color ng jersey para malaman nyo kung paano gawin. And also, bago ko makalimutan, ay gusto kong i-shout out din ang ating isa sa masugid nating subscriber na si Ate Sahara Batua. Thank you so much for being supportive again to our channel. Ayan, simulan na natin ang very... Okay, let us have a recap para na rin dun sa mga ngayon na nakapag-tune in para lubos nilang maintindihan kung ano yung ginagawa natin. Umpisahan natin sa paggawa ng basic neckline depende dun sa color na ating gagawin. Ayun, para sa Lakers, dito, susuka tayo ng half inch dito. Half inch. Ito siya, di ba? So, let's say, ito yung half inch. Ayun yung half inch. Tapos, gagawa tayo ng standard shape muna. Okay. Yan. Ngayon, kwadrado siya dito eh. So ang Lakers kasi may shape siya dito na parang puso, yung parang meron siyang papuso. So ang gagawin natin, susukat lang tayo ng half inch dito. Yan. So, susukat lang tayo ng half inch and then dodrawingan mo lang ng ganun yun oh. Ganun. Yan oh. Yan ang Lakers. Susukat ka lang ng, magpo-point ka dito ng half inch and then i-coconnect mo yun. Magco-connect ka na naman dito pero be sure na round siya banda dito. Magra-round ka dito. Like this, oh. So, ganyan yung Lakers. Ayan, diba? So, ang pinagbasihan natin is V-shape ang pinagmulan niya and then magpo-point ka lang ng half inch dito and then i-coconnect mo lang siya dito pero be sure na malambot yung paggawa mo ng line. Hindi yung meron siyang kanto-kanto. Kailangan round siya dito and then round siya doon. So, ganyan lang paggawa ng Lakers. Then, gugupitin natin, ha? Ngayon naman, gagawin natin yung color ng Lakers. Ito rin yung kukunin nating shape para maging lapat sa kanyang katawan. Ito. Itong shape niya dito. So, ang gagawin natin yan, iti-trace natin yan sa papel. So, ang gagawin lang natin, iti-trace lang natin sa papel. Like this. So, tingnan. So, yan siya. Na-trace natin, oh. Ngayon, ang gagawin natin dito, so, gawin nating 1 inch ito. 1 inch. Okay? 1 inch ang lapad. 1 inch ang lapad niyan. Gawin natin ang mata. Ayan. Oh, ayan. Yun yung pinaka-basic shape para dun sa body. Ito. Dito. Ito yung magiging pinaka-basis. Ngayon, so, dito,
mag-add tayo ng 3/8 allowance dito sa part na to. Tapos dito, mag-extend tayo pababa ng at least 1 inch. Okay? Ganito. Ganito ha, titingnan nyo ha. Oh, yan ang sinasabi ko. So yan, so gugupitin lang natin dito. And so bali ito na ang magiging pattern ng color ng Laker natin. Laker style. Gets nyo ba? Di ba ang gaan-gaan lang? Yan, so pagkatapos, ilalapat natin sa tela para tapasin. So ang tela natin, tingnan mo, yung nag-stretch ang ganyan. Tapos i-fold mo siya. Okay, tapos ito ilalapat. Okay, ganyan lang. So, ganyan di ba? Kailangan irapan ako yan. So, gagawa tayo ng isa pang pair. Kasi dalawang pares eh, kabilaan. So, nakagawa tayo ng dalawang pares. So, ang bawat pair ay may kadoble siya. Two-ply. Two-ply yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Dalawa yan. So, dalawa yan. So, two-ply ito, ha. Tsaka isa pang another two-ply. Magkabilaan yan. Ayan. Yan. Tapos, kukuha tayo ng pang-combination natin. So, ginawa ko na lang kulay gray para makita sa camera. So, tara, gawin na natin sa makina. So, andito na tayo sa makina at tinuulit ko. Ito yung outer. Ayan. Ito yung outer. Ayan. As you can see, yung ating pattern, di ba? O, ayan. Ito yung outer. Ito yung inner. Dito tayo magtatahin yan. Dito sa outer. Okay. So, i-attach natin itong pan-design natin. I-fold mo lang. Ito yung right side. I-fold mo lang. Kailangan nakalabas yung right side. And then, i-attach mo siya dun sa right side din. So, aalisin muna natin itong isang ply. So, i-attach natin dito sa may outer dito. Sa right side, okay? Pag ganito ang paglagay. Ito yung bias. Naka-fold siyang ganyan. And then, i-attach mo dito. Okay, ganyan ang ano. Tapos, ang pasada natin is 3/8. Ang lalabas niyan, ganyan. Okay, yan ang finished product pag natahi siya. So, magpapasada tayo dito. Siya, pinapasadaan mo siya, pantay yung gilid niya dito. Itong dalawa na to, dito, ito, tsaka ito, magkapantay dito sa gilid na ito. Tsaka huwag mong hihilahin, ha. Relax lang, relax na relax. So, pinan mo ha. Natin kung anong resulta nito. Tapos kung talaga yung tsura. So, ganyan siya, di ba? Putulin na natin siya dito. Putulin. Tapos, saka natin kukunin yung isang ply niya. Itataob natin siya dito sa loob. And then, magpapasada tayo dito. Dito, aapakan natin ulit ito. Okay? Ito yung magiging guide natin. Yo. So ayan, napakan na natin siya. So, magiging mangyayari niyan, gaganyan niyan. Pero bago natin babalik ka rin, lalagyan natin ng pikete ito. Yan. Yung gilid na yan, pipikitehin natin yan sa gunting, okay? Para pag binalikat siya, maganda yung hubog niya. Yan, lalagyan mo lang ng pikete ito, mga gilid na yan, okay? Ganyan lang. Oh. Ayan oh, nagkaroon ng pikete oh, ayan, 'di ba? So, ang gagawin natin yan is ayan. So, babalik tayo natin ganyan. And then, papasadahan natin dito ng 116. Okay, magwa-116 tayo dito.
girl. So ayun siya mga kaibigan, oh. Meron siyang shape. 'Di ba? So sa kabila, ganun din ang processing. At again, inuulit ko, tatanggalin muna yung isang layer. And then mag-attach tayo dito sa pinaka-outer. Okay, ganyan. Diba, oh. Tapos, itataob natin ito. Same process kung anong ginawa natin sa kapila. Ganda mo. Very easy. Walang kahirahan. No hassle. Yan o. Diba? Tapos, lalagyan mo lang ng piketing ganyan. O. Diba? The same process. Pipikitihin mo lang ng ganito. O. Para maganda yung hubog niya. Huwag mong kalilimut po. Siyempre, mag-116 tayo ulit. Para maging flat siya. Okay? Ayan. Siya. Diba? Okay, so after nyan, mag-edging tayo sa gilid na to para malinis. So, i-edging lang natin ito, ha? Na-edging na natin sa gilid. Magkabila. So, ang next move natin, kasi ang design ng Lakers, nakakapit dito yan eh. So, pagpapatungin mo lang ng ganyan. So, bali, ganito yung magiging itsura ng collar natin. Naka-edging na siya dito, tapos naka-attach siya dito. Ang sukat niya dito, at least 1 1/4. Ngayon, kung mapapansin niyo yung collar ng Laker, meron siyang bar dito. Ayan, so, gagawin natin, maglalagay tayo ng bar, kukuha lang tayo ng kapirasong tela, kung ano ang kulay niya dito, siyang magiging kulay ng bar niya dito. Kaya ito. So, ngayon, maglalagay na tayo ng bar, yung sinasabi kong bar dito. Kunin mo lang yung tela, ipapatong mo siya dito ng ganyan. Tapos, tatahin mo siya dito. Mga 3/4. 3/4 lang allowance niya dito. Tatahin ka dito. Okay, so, magiging finish yan, gaganyan siya. So, yun o. Tapos, yan o. Yun na siyang bar. Tapos, dadaka mo lang dito para flat siya. Okay. Yun. So, meron na siyang bar. So, may bar na siya. So, ngayon, ilalagay na natin yung collar sa body. At, syempre, para hindi tayo mahirapan, maglagay tayo ng point. Ayan, ilagyan ko ng point na ganyan. Dito kasi magpipikete tayo dito eh, sa part na yan. Okay. Itong collar natin, i-attach natin yan pa ganyan. Yan, ganito. So, yung point natin, dito tayo mananahin yan. Maglalagay din tayo ng point, katulad ng point dito na kinuha natin dun sa body para magtapat yung point natin. Pero mananahi tayo, tatahiin natin dito sa ikalawang pasada. Dito. So, tatapatin natin ang tahi na to. Siyempre, maglalak tayo ng konti. Oops, yan. So, ito yung sinasabi ko. Magpipikete tayo dito. Ayan. Yun. And then, start tayo dito. Dito sa may second point. Okay. Start natin sa may second point. And then, kukunin natin, igaganyan ko yan. I-attach mo dito yan. Diba? And then after that, start mo naman yung kabila dito. Sa ilalim. Okay. Para hindi ka mahirapan. Diba? Mas mahirap din. Okay.
So, ang magiging finish niyan is ganyan. Okay? So, nakikita niyo ba sa camera? Ayan, oh. Ayan. So, meron siyang part dito. And then, magpapasada tayo ng 1/4 dito para mag-flat siya. Okay? Tapos na yung body. Okay. Ayan. So, lalagyan muna natin ng piping yung back bago natin idugtong sa front. Yung pinaka batok. So, nailagay na natin siya. Ngayon naman, i-attach natin ang harap dito sa shoulder. So, mag-edging tayo dito. Yan, so na-edging na natin yung shoulder. Magdadapa tayo dito. Dadapa natin ng 1/4. Okay. Yan. Ayan, so nilagyan ko na siya ng piping sa manggas para makita na natin yung resulta niya. Ayan mga Beshi Waps, don't forget to like, share, and subscribe to support this channel at i-click mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa aking mga bagong upload.